Lumabas lang sa NDFP consultant umani ng pagkundena. Mga residente tutol sa pananatili ng AFP sa Didipio. Ito nasawi sa sagupaan ng AFP at NPA sa Ilocos Sur. Ilang lugar sa Northern Luzon nagpatupad ng localized lockdown. Kinundena ng iba't ibang grupo sa Northern Luzon ang brutal na pagpaslang kay National Democratic Front of the Philippines consultant Randal Kaarandi at Chanis. Siya rin ang kasalukuyang tagapangulo ng Anak Pawis Party List at Deputy Secretary ng Kilusang Magbubukid ng Pilipinas. Pinatay si Achanis sa kanyang inuupahang bahay sa Novaliches, Quezon City noong August 10 ng umaga. Ayon sa autopsy, pinahirapan muna ng husto ng mga salarin ang biktima gamit ang matatalim na bagay bago ito tuluyang pinatay. Ayon sa Solidarity of Peasants Against Exploitation, ang pagpaslang kay Achanis ay malaking dagok sa pistoks. Isa umano ang pinaslang na consultant sa mga regular na kumukonsulta sa organisasyon kaugnay sa mga issue sa industriya ng tabako at paano mapapaunlad ang kalagayan ng mga magsasaka sa rehiyon. Si Achanis ay tubong Santiago, Ilocos Sur at kumilos sa Hilagang Luzon sa hanay ng magsasaka noong panahon ng martial law bago siya mapiit. Nang makalaya, naging bahagi siya sa pagtatatag ng samahan ng mga ex-detainees laban sa detensyon at aresto o selda. Samantala, nanawagan naman ang Cordillera Human Rights Alliance ng masinsin at impartial na investigasyon sa kaso. Duda naman ang makabayan Cagayan Valley kung paano nakalusot umano sa higpit ng checkpoint sa Quezon City sa ilalim ng Modified Enhanced Community Quarantine ang mga salarin. Ayon sa mga nasabing grupo, walang ibang may motibo sa pagpaslang kay Achanis kundi ang gobyerno at mga ahente nito. Maliban sa mga nasabing organisasyon, umani rin ng malawak na pagbatikos sa mga international na grupo kagaya ng Amnesty International at Pesticide Action Network Asia and the Pacific ang pangyayari. Si Achanis ang ikatlong NDFP consultant na pinaslang sa ilalim ng Administrasyong Duterte. Noong Enero 2019, binaril habang natutulog sa bus patungong Isabela si Randy Malayaw. Namatay naman si Julius Giron kasama ang dalawa pang individual sa isa umanong raid sa tinutuluyan nitong bahay sa Baguio City noong Marso ngayong taon. Paalisin ang mga militar sa kanilang komunidad. Ito ang hiniling ng United People of Didipio sa kanilang barangay officials matapos manatili ang mga militar sa kanilang lugar. Nagkampo ang 86th Infantry Battalion ng Philippine Army sa kanilang barangay hall noong July 17. Ito ay upang isagawa ang community support program sa ilalim ng upland kapayapaan ng pamahalaan. Sa kanilang pahayag, sinabi ng grupo na payapa ang sitwasyon sa kanilang lugar at kampante sila na kaya itong panatilihin ng lokal na pamahalaan. Binanggit din nila nakatanggap sila ng suporta mula sa Department of Agriculture at Department of Labor and Employment. Ayon sa United People of Didipio, natatakot na ang mamamayan na magtrabaho sa kanilang bukid, hindi tulad ng dati na kahit sa gabi ay payapa sila nakakapagtrabaho. Dahil umano ito sa presensya ng mga militar. Dagdag pa nila, kung sakaling kailanganin ng tulong ng komunidad ay on-call naman ang Philippine National Police. Isang buwan bago ang pagdating ng AFP, kumalat ang balita na may operasyon ang New People's Army sa lugar at may plano ito laban sa Oceana Gold Philippines Incorporated. Pinabulaanan ito ng United People of Didipio at sinabing walang insurgency sa komunidad. Samantala, hinamon naman ng alyansa ng Novo Vizcayano para sa kalikasan ng mga militar na suportahan ang mamamayan sa pagpapaalis sa Oceana Gold matapos mapaso ang Financial and Technical Assistance Agreement nito noong June 2019. Itong individual ang nasawi sa naganap na labanan ng Armed Forces of the Philippines at New People's Army sa Barangay Suwagayan, Santa Lucia, Ilocos Sur noong August 8 ng hapon. Nasawi ang limang rebelde, isang sundalo at isang sibilyan sa nasabing inkwentro. Nasugatan din ang limang kawal ng gobyerno at dalawa pang sibilyan. Sa pilitan namang lumikas ang mahigit 100 residente ng nasabing barangay. Nanuluyan muna ang mga ito sa kanilang mga kamag-anak sa ibang barangay at sa plaza ng poblasyon. Kagyat namang binigyan ng kaukulang tulong ng pamahalaang lokal ang mga lumikas. Pinahintulutan din ng mga otoridad na makabalik ang mga residente kinabukasan sa kanilang mga tahanan. Muling nagkasagupang nasabing unit ng military at mga rebelde noong August 14 sa Barangay Alfonso Gregorio del Pilar sa parehong probinsya. Walang naiulat na nasaktan sa nasabing labanan.
Ayon sa 7th Infantry Division ng Philippine Army, nakasagupa ng 91st Brigade Reconnaissance Company ang mga rebelde mula sa kilusang larangang gerilya South Ilocos Sur. Ang inkwentro sa Del Pilar ang ikaapat na labanan sa pagitan ng military at mga rebelde sa loob ng isang buwan sa Ilocos Sur. Kinagabihan, dalawang pinaghihinala ang leader ng mga komunistang rebelde na nakasagupa ng mga militar sa Santa Lucia noong August 8 ang hinuli sa barangay na Makwag sa nasabing bayan. Kinilala ang mga ito na sina Joel Banganan at Ranivel Urbis. Si Banganan ay humaharap sa kasong rebelyon sa Banged Abra, samantalang may nakasampa namang frustrated murder kay Urbis sa Bontoc Mountain Province. Ipinatupad ng ilang localized lockdown sa ilang bayan at syudad sa Northern Luzon noong Agosto matapos ang biglaang pagtaas ng bilang ng COVID-19 cases sa mga ito. Hiniling ng Ilocos Sur sa Interagency Task Force o IATF on Emerging Infectious Diseases na isailalim muna ito sa Modified Enhanced Community Quarantine o MECQ matapos lumobo ang bilang ng positibo sa nasabing sakit. Noong August 7, opisyal na ipinatupad ang MECQ sa syudad ng Vigan at Candon at sa mga bayan ng Kawayan at Masinggal. Ang nasabing quarantine classification ay tumagal hanggang August 21. Ang apat na lugar ang nagtala ng pinakamataas na bilang ng kaso sa nasabing panahon. Nauna rito, isinailalim ng San Fernando City sa total lockdown ng Barangay San Antonio noong August 5 dahil sa malaking bilang ng kaso ng COVID-19 na naitala sa barangay. Nagpatuloy ang pag-akyat ng bilang ng positibo sa nasabing sakit sa kabila ng pagsasailalim sa buong syudad sa MECQ noong buwan ng Hulyo. Kasabay ng nasabing hakbang ang pagsasagawa ng mass testing sa mga residente na pinangunahan ng syudad at Ilocos Training and Medical Center. Natapos ang total lockdown noong August 24 matapos magnegatibo ang resulta ng huling mga residenteng sumailalim sa swab test. Samantala, inilagay din sa MECQ ang Tuguegarao City dahil sa paglaki ng bilang ng mga residenteng positibo sa COVID-19. Ipinatupad ang MECQ noong August 26 hanggang September 4. Isa sa mga lubhang tinamaan ng Tuguegarao City Police Office kung saan 22 kasapi ng PNP ang kinapitan ng sakit kabilang ang Chief of Police at Deputy nito. Nagpositibo rin ang 32 bilanggo kabilang ang 2 menor de edad. Sa pagtatapos ng Agosto, naitala ang 2,231 cases ng COVID-19 sa Northern Luzon. Mayroon namang 1,693 recoveries at 48 ang nasawi sa pandemya. Sa pagtatapos ng buwan, ang Cagayan Valley ang may pinakamataas na bilang ng positibo sa COVID-19. Samantala, ang Cordillera ang may pinakamataas na recovery at Ilocos Region naman ang may pinakamaraming nasawi.